Hello po, welcome po sa channel ko, The Gospel of the Grace of God, channel ng Panginoon. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para palagi kayong updated sa lahat ng mga videos i-upload ko. Kumusta kayo kapatid? Bago tayo magkasimula ay magdasal po muna tayo sa Panginoon. Close your eyes and bow your heads. Panginoon, salamat po sa araw na ito na binigay niyo sa amin na kami naman po ay makapag-Bible study online. Gawin niyo po itong blessing sa lahat ng mga taong na nakikinig ngayon at nanonood ngayon. Panginoon, imulat niyo po sa mga taong nanonood ngayon na ikaw lang ang Diyos ang makapagligtas ng aming kaluluwa. Na ikaw lang ang Diyos na tanging sasambahan namin magpakailanman. Salamat po. Bigyan niyo po ako ng wisdom. Bigyan niyo po ako ng wisdom para sa pagturo ng iyong banal na aklat. Na ito po yung daan magiging blessing sa lahat ng mga taong nakikinig ngayon. Salamat po sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Ang topic po natin ngayon ay ang pagsamba. Ang pagsamba. Alam niyo po ba sa banal na aklat ng Panginoon at hanggang ngayon na may mga tao ngayon gumagawa ng iba't ibang pagsamba. Nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan at nagsasamba sa tunay na Diyos. Sa banal ng aklat ng Panginoon, nung panahon ni Moises, nung pinagawa siya ng Ten Commandments, iniwanan niya ang mga tao dun sa kamundukan at umakyat siya sa bundok dahil may utos ang kanyang Panginoon na gawin ang Ten Commandments. Sinabi na ng Panginoon na may utos sa kanya na huwag kayo gumagawa ng mga ibang Diyos. Huwag kayo gumagawa ng ribulto. Kasi pag ginawa niyo yun, ay parurusahan kayo ng Panginoon. Pero bakit hanggang ngayon ay ginagawa pa rin ng mga karamihang tao ngayon na sumasamba sa mga gawa sa pilak at ginto o sa bato o kahoy? Niyukuran nila ito, hinahalikan at pinagdarasalan, nanalangin sila. Akala nila ay naawa ang Panginoon sa kanila. Akala nila pag sumasamba sila sa Panginoon na gawa sa kamay ng tao, sila ay kinaawaan na ng Panginoon at sila ay sinagot na ang kanilang mga dalangin. Nagkakamali po kayo dyan, kapatid. Kasi ang sabi po sa banal na aklat ng Panginoon, basahin natin. Sa Exodus chapter 20, verse 3, sabi ng Panginoon, at kung may Biblia ho kayo kapatid, sundan nyo lang ako, at kung wala kayong Biblia, i-search nyo to sa laptop nyo, or sa cellphone nyo, o sa computer nyo, ang Exodus chapter 20 sa Google, para malaman nyo. Sabi ng banal na aklat ng Panginoon kapatid, huwag kang magkaroon ng imang Diyos sa harap ko. Ayaw ng Panginoon na ikaw may Diyos, na ibang Diyos, na sinasamba. Patuloy tayo. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan. Larawan kapatid, ayaw niya. Or inanyuan ng kawangisman ng anumang anyo nasa itaas ng langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran sila. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin Diyos na aking dinadalaw ang kantampalasan ng magulang sa mga anak hanggang sa ikatlong ikaapat sa salin ng lahi na mga napupuot sa akin. Napakalina po ng sinabi ng Panginoon na ayaw niya na ikaw may sinasambang ibang Diyos.
ayaw niya ikaw ay sumasamba kay Maria. Ayaw ng Panginoon na ikaw sumasamba kay Pedro Kalungsod. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay sumasamba kung sino mga santos diyan nagawa sa pilak at ginto o mga bato o kahoy o mga at ano-ano pa basta gawa ng kamay ng tao. Pinagbabawal po, mahigpit po pinagbabawal ng Panginoon na sumasamba sa mga ganyang klaseng mga elemento dito sa mundo ito. Ayaw niya ikaw ay gumagawa ng mga Diyos. Sinabi niya na sa Exodus. Matagal na po yan sinabi ng Panginoon. Pero bakit ngayon ay ginagawa pa rin yan ng mga karamihan? May mga litrato na ito daw ang Diyos. Sambahin daw natin dahil siya ay makapangyarihan. Hindi po. God is not instructed us na yan ay gagawin natin. Sinabi ng Panginoon na huwag tayong gumagawa ng mga Diyos-Diyos na yari sa gawa sa pilak at ginto sa kamay ng mga tao. Ayaw ng Panginoon yan. Nagagalit po siya. Nagseselos po siya. Mapaminugbughuin Diyos ang ating Panginoon. Ayaw niya ikaw ay yumuyoko sa kanila. Huwag mo silang yukuran. Huwag mo silang paglingkuran. O sinasamba. Kasi nagagalit ang Panginoon, kapatid. Anong gagawin niya sa mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Sabi ng Panginoon, parurusahan ko sila yung mga taong nagsumasamba sa kanila. Hindi ba kayo kinakilabutan, kapatid, na sinabi ng Panginoon sa kanyang banal na aklat? Basahin niyo ang Biblia niyo, kapatid. Nandiyan yan sa Exodus 20. Ang utos ng Panginoon na dati pa pala sinabi ng Panginoon ni Moses na huwag kayong gumagawa ng mga Diyos-Diyos na naggawa sa pilak at ginto. Kasi parurusahan kayo ng Panginoon sa impyerno. Parurusahan kayo, kapatid. Yung iba hinalikan, pinupunasan ng panyo para may mga milagro. Yung iba iniiyakan, sinasayaw. Ano bang klaseng Diyos na ganyan? Imulat nyo ang kanyong mga mata, kapatid. Gumising na kayo sa katotohanan. Magbasa kayo ng Biblia para malaman nyo ang katotohanan. Huwag kung sino-sino lang. Ito yung nakasanayan namin. Sinabi ng mga lolo at lolo namin na huwag kaming aalis sa aming reliyon. Dahil ito lang nakapagligtas sa amin. Mali ho kayo, kapatid. Mali ang kanyang pangniniwala. Wala hong reliyon na makapagligtas ng tao. Isa lang po ang makapagligtas ng ating kaluluwa, kapatid. Kundi ang pangalan lang ng Panginoon, ang tunay ng pangalan ng Panginoon. At yung ang Panginoon na yan ay mapakapanyarihan, kapatid. Hindi ho gawa sa pilak at ginto. Yung sinasamba ng karamihan ngayon. Yung nakaraang araw, nagbasa ako ng Facebook comments at nakita ko yung picture na nasunog na Santo Niño di Pandacan, nasunog yung simbahan nila. Nakikita ko yung mga ribulto nila nasusunog. May ibang nagko-comment, nag-aaway sila doon. At nag-pass ako ng verse. Maraming tao nagagalit. Nag-post ako ng verse na huwag kayong yuyoko sa kanila. Huwag nyo silang sambahin yung sinabi ko ngayon. Nagagalit sila sa akin. Bakit sila nagagalit sa akin? Sinabi ko, I became your enemies because I tell you the truth. Masakit talaga ang katotohanan, kapatid. At bakit hindi lang matanggap? Sabi na respeto lang daw. Mismo ang Panginoon, hindi niya nire-respeto ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mismo ang Panginoon ay sinusunog ang mga ribulto sa panahon ni Moses, sa panahon ni David. Lahat ng mga ribulto ay pinapasusunog ng Panginoon. Tapos sinabi mo, respeto?
respeto lang daw. Kayo nga hindi na rumirespeto sa Panginoon. Gumagawa kayo ng karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Karumal-dumal po ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa harap ng Panginoon. Parurusahan niya ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa sa pilak at ginto. Imulat niyo ang kanyang mga mata, kapatid. Magbasa kayo ng Biblia para malaman niyo ang katotohanan. Huwag kong kay sunod lang kayo na walang prueba. Sunod lang sunod kayo na hindi naman nag-aaral ng Biblia. Magbasa ho kayo, kapatid, para hindi tayo maging ignorante sa utos ng Panginoon. Utos yan ng Panginoon eh. Tapos sinusuway natin. Ayaw na ng Panginoon na tayo may ibang Diyos. Tapos nagsamba ka kahit sino-sinong Diyos. Isa lang ang Diyos eh. Isa lang ang Diyos, kapatid. Ha? Kaya nga, ha? Itong mundo natin, hindi nyo mo napapansin, kapatid. Ha? Pinaparusahan ng Panginoon ang mundo eh. Dahil sa mga tao ngayon na may sumasamba sa iba't ibang Diyos, sinuwayan lang ang utos ng Panginoon. Tingnan mo anong ginawa nila. Tingnan mo anong nangyari sa mundo ito. Pinaparusahan na ng Diyos. Dati, may sakit na umakalat na anthrax, tapos ang kasunod, Ebola. Pagkatapos ng Ebola, ito na naman, COVID-19. Oh? Napakatindi ang COVID-19 nangyari sa mundong ito ngayon, kapatid. Ang daming taong nagugutom, namamatay, nawala ng trabaho. Tapos may ibang sakit na namang kumakalat ngayon sa China. Lalabas na naman yun. Yung swine flu. Tapos Black Death. Na kung saan ay tutubukusa sa iyong buong katawan ang mga bukol-bukol na may nana. Parang ketong. O mahigit pa sa ketong siguro, kapatid. At yan ay airborne. Mababasa nyo yan sa YouTube, kapatid. Makikita nyo yan. Sa internet. Sa China. Hindi nyo ba napapansin, kapatid, na pinaparusahan na ng Panginoon ngayong 2020 na ang mga taong na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi lang yung mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, may mga tao rin ngayon ay nakalimutan na ang Diyos. Hindi na sumasamba sa Diyos dahil sa dami ng kanilang mga pera. Hindi na sila sumasamba sa Diyos dahil sa katalinuhan nila, sa sobrang katalinuhan nila. Hindi na kailangan ang Diyos kasi magaling na sila. Sikat na sila. Wala lang isang problema sa kanilang buhay. May pera sila, may malaking bahay sila. Yun. Mix na. Kaya, i-mix rin ng Panginoon ang parusa. Iba't ibang klaseng parusa. At ang pinaka huling parusa ng Panginoon, ang iyong kaluluwa, kapatid, kung ikaw ngayon ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa sa gambay ng tao, gawa sa pilak at ginto at bato at kahoy, ikaw ay parurusahan ng Panginoon doon sa dagat-dagat ng apoy, doon sa impyerno. Believe it or not, kapatid, totoo ang sinasabi ko. Yung sinasabi ko ngayon, kapatid, na lumalabas sa aking bunganga, ay hindi galing sa akin, kung hindi galing sa banal ng aklat ng Panginoon. Galing sa mismo ng bibig ng Panginoon na sinabi na huwag tayong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Inuulit ko yan palagi, kapatid, para malaman nyo. Ano sinabi ng Panginoon sa Psalms 115 verse 4, Psalm 115 verse 4 to 8, excuse me, kapatid, ginawa sa ginto pilak ang kanilang mga Diyos. Alam naman natin kung ano ang gawa ng mga Diyos na yan. Ha? Naniwala pa kayo dyan. Sa kanilang mga kamay nitong tao ang nag-aayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi nakapagsalita. May mga bibig ang kanilang mga Diyos, kapatid, pero hindi nakapagsalita. Ha? At hindi rin makakita ang mga mata nila. Pinasadya. Di rin naman nakarinig ang kanilang mga tainga. Hindi rin makakamoy ang ginawang ilong nila.
totoo nga na may kamay ngunit walang pakiramdam. Mga may mga paa meron din ngunit hindi maihakbang. Niwala kang marinig kahit munting tinig man lang. Ang gumagawa sa kinlala ay pati ang nagtiwala. Napakalinaw ng sinabi ng Panginoon, kapatid, na mga ang Diyos-Diyosa na sinasamba ng karamihan ngayon, na meron daw, sabi ng Panginoon, na meron silang mga mata pero hindi sila nakakita. Meron silang mga ilong na ginawa ng tao pero hindi nakakaamoy. Meron silang bibig pero hindi sila nakapagsalita. Meron silang mga tenga pero hindi sila nakakarinig. Meron silang mga galamay, mga kalamay pero hindi nakaramdam o nakahawak man. Meron silang mga paa pero hindi sila nakahakmang, hindi sila nakakalakad, kapatid. Yan ba ang klaseng Diyos na sinasamba nyo ngayon? Kung yan ang klaseng Diyos na sinasamba nyo ngayon, yan ay patay na Diyos. Patay na Diyos. Sumasamba ka pero hindi siya sumasagot sa iyo. Para kang sumasamba sa manikin. Para kang si Raulo pag ginawa mo yan. Sabi ng Panginoon, God is a spirit, and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Ang Panginoon po ay espiritu, hindi po nakikita. Ha? Hindi po, ang Panginoon po, God describes here, sa banal na aklat ng Panginoon, na siya espiritu. Hindi ho siya ribolto. Gumising na kayo, kapatid. Huwag niyong hintayin na lumalala pa ang sitwasyon natin nitong COVID-19 ngayon. Ha? Huwag niyong hintayin pa na ibuhos na talaga ang pinakamalaking parusa ng Panginoon sa mga taong sumasamba ngayon, sa mga Diyos-Diyosan. Huwag niyong hintayin niya. Magagalit ang Panginoon sa inyo, kapatid. Huwag niyong hintayin na kayo'y parurusahan ng Panginoon doon sa dagat-dagat ang apoy sa impyerno. Gamitin niyo ang common sense niyo, kapatid. May utak tayong binigay ng Panginoon. Ha? Matalino tayo, kapatid. Alam natin ang ginagawa natin. Mali ba? Alam na naman natin ang tama at mali. Ha? Magtanong kayo sa sarili nyo na ito ba ang Panginoon na sinasamba ko ngayon ay totoo ba o hindi. Hawakan nyo. At magbasa kayo ng banal na aklat ng Panginoon kung totoo ba yan. Huwag ho kayo magagalit sa akin, kapatid. Kasi pag nagagalit kayo sa akin, ang unang kinagagalitan nyo, kapatid, ang unang enemy nyo, ang unang kalaban nyo, ang Panginoon, kapatid. Sa kanya to, hindi akin to. Hindi to aking aklat, sa kanya to. Binasa ko lang, binahagi ko lang po sa inyo na sinabi ng Panginoon, huwag mo tayong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag na itong paglingkuran ito dahil ito ay patay na Diyos. Dahil ang ating Panginoon ay mapagbaguhiing Panginoon. Mapagbaguhiing Diyos, silos ng Panginoon, gusto niya siya lang ang sinasamba, wala nang iba. Kaya nga hindi ka sinasagot ng mga dalangin ng Panginoon, naghihirap ka pa rin ngayon. Hindi mo pa rin mahanap ang katotohanan dahil hindi mo sinasamba ang tunay na Panginoon. Ha? Pinaparusahan na ng Panginoon ang mga tao ngayon. Until now, ang mga tao ngayon sa internet, nagpo-post pa rin sila ng mga berhen. Na wala naman sinabi ng Panginoon na sumamba kayo dyan. Sumamba pa sila sa santo ninyo. Wala naman sinabi ng Panginoon. Wala namang santo ninyo sa banal na aklat ng Panginoon. Bakit sinasamba pa rin nila?
Kaya pa rin nagagalit ang Panginoon sa mga tao ngayon. Kaya pa rin natatapos ang problema ng Panginoon, ng ating lipunan ngayon. Ha? Kasi nagagalit ang Panginoon, kapatid. Pinaparusahan ang mga tao. At hindi lang yan. Pag kayo ay sumasamba pa rin, patuloy nyo pa rin sumasamba sa ganyang mga gawain, kapatid, lalo nyo lang pinapagrabi ang pangyayari sa ating mundo ngayon, kapatid. Tigilan nyo yan, kapatid. Tigilan nyo yan. Kasi marami na mga tao ngayon ay nagdurusa na ngayon. Marami na mga tao ngayon ay nagkasakit, namatay, nasa ospital, nahirapan huminga. May iba ay nilibing lang kahit saan, sa ibang bansa. Ha? Alam niyo, kapit, bakit? Galit kasi ang Panginoon sa sumasamba kahit sinsinong Diyos. Galit siya. Ayaw niya kasi, kapatid, na ikaw ay kinukumpara siya sa mga Diyos-Diyos na ginagawa sa mga kamay ng tao. Ha? Biruin niyo ang Diyos, kinukumpara niyo sa ginto, sa pilak, at sa mga bato, at sa kahoy. Hindi ho ganyan ang Panginoon. Ha? Napakapangyarihan ang Panginoon, tapos inukumpara mo sa ganyan mga bagay. Ha? Gumising na kayo, kapatid. Gumising na kayo. Naghihintay ang Panginoon sa inyo na kayo'y lumapit sa Kanya. Na kayo'y hindi na kayo makipagsamba sa mga Diyos-Diyos na ganyan. Magtulungan tayo, kapatid. Buksan nyo ang kanyang isipan. Meron tayong utak na binigay ng Panginoon na to observe all things sa pangyayari ngayon. Kung totoo ba ang Panginoon na sinasamba nyo ngayon. Sino ba totoo ang Panginoon, kapatid? Yehoshua, the Hebrew name of God, ang totoong pangalan ng Panginoon, the original name of God, the Hebrew name of God, na galing sa Israel. Hindi si Santo Niño, hindi si Maria. Ha? Wala hong utos ng Panginoon dito na kayo magsamba kayo din sa mga santos na yan. Ha? Ang mga santos na sinasabi ng Panginoon dito ay tayo, yung sumasampalataya sa Panginoon, sa tunay na Panginoon. Tayo yung santos. Wala hong nakalagay ho dito sa Biblia na paglingkuran natin sila. Kasi po, wala ho silang kapangyarihan. Ha? Hindi po sila ang namatay sa Cross Calvario. Hindi ho sila nagbuhay sa kanilang buhay. Hindi ho sila linis ng ating kasalanan. Wala pong ibang Panginoon na nagpangamatay sa Cross Calvario. Kung yun lang po. Siya lang po. Hindi ho mga sinusinong santos na sinasamba nyo ngayon. Huwag kayo magagalit sa akin. Totoo po ang sinasabi ko. Para malaman nyo ang katotohanan, basahin nyo ang Biblia nyo sa Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Pinagbabawal yan ng Panginoon. At hanapin nyo sa Biblia kung meron ba na utos na kailangan natin pagsambahin natin si Maria, si Pedrico Langsod, si Santo Niño Pandakan, o sino pa yung Nazareno na yan. Wala hong inutos ng Panginoon yan dito. Wala ho. There is only one God. There is only one God between God and man, the man Christ. Yun. Napakalino, kapatid. There is only one God. Hindi gods. Maraming Diyos sinasamba ng mga tao ngayon. There is only one God. Isa lang ang Panginoon. At hindi gawa sa pilak at ginto. Hindi sa gawa sa pilak. Hindi gawa sa kamay ng tao. Biruin nyo, kayo gumagawa ng Diyos nyo. Hindi ba kayo kinakalabutan sa pinagagawa nyo? Ang pinagagawa nyo ay karumaldumal sa harapan ng Panginoon. Ha?
ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Magbasa kayo para malaman nyo. Mag-comment kayo sa akin kung tama ba ang sinasabi ko. Pag nag-comment kayo ng mali, kapatid, hindi kayo sumasang-ayon sa banal na aklat ng Panginoon. Pag nag-comment kayo ng hindi totoo ang sinasabi ko, pag nagagalit kayo, remember, kapatid, ang Panginoong Diyos ang iyong kalaban at magbabayad ka sa Kanya doon sa dagat-dagat ng apoy. Kung ayaw niyong maparusahan kayo ng Panginoon, kapatid, kung ayaw niyo na parusahan ng Panginoon, pagpatuloy na parusahan ng Panginoon ng COVID-19 ngayon o yung Black Death, baka i-release yan ng Panginoon. Tigilan nyo na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ngayon din. Huwag na bukas, huwag na mamaya, huwag na sa sunod, ngayon. Amen. Buksan nyo ang inyong mga mata, kapatid. Buksan nyo ang kanyong mga isipan. Magtanong kayo sa inyong sarili. Magbasa kayo, maghasik kayo. Kung ano nga ba ang tunay na Panginoon? Kung ano ba ang utos ng Panginoon? Kung tama ba ang inyong paniniwala? Huwag ho tayo maging isang ignorante, tulad ng mga tao, mga ignorante. Matalino po tayo. Ginawa po tayo ng Panginoon na matalino. Ginawa tayo ng wangis ng Panginoon. Kawangis ng Panginoon. May utak na binigay ng Panginoon. Kapatid, kung naintindihan niyo po ang aking ang ating topic ngayon, ay sana po ito ay magiging daan ay magiging blessing sa inyong buhay. Kung naintindihan niyo po, kung na-bless po kayo, mag-comment po kayo. You're free to comment. Sa ating YouTube channel ng Panginoon. At kung kayo may mga tanong, katanungan dyan, magtanong lang kayo. You're free to ask questions and I will answer your questions. Lahat na mga tanong nyo, kapatid, by the grace of God, ay sasagutin ko agad. Mag-alaan ako ng time para sa inyo. Salamat, kapatid. Huwag tayong padala sa mga tao. Salamat, kapatid. At pagpalain ko ng Panginoon. God bless you. See you soon.